ating pong mabuting balita ngayong araw na ito ay ating hahanguin mula kay San Lucas, Kabanata 1, mga talata 57 hanggang 66 hanggang 80. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, dumating na ang araw ng panganganak ni Juan Bautista, kay Juan Bautista, ni Elizabeth. At alam natin na noong magpakita ang anghel kay Zacarias, ito hindi nakapagsalita. Pero ngayon, na manganganak na si Elizabeth, tinanong ng mga kamag-anak, ano bang ibibigay mong pangalan? At ang sabi ni Elizabeth, siya ay tatawaging Juan. Hindi sila pumayag sapagkat walang Juan sa kanilang pamilya. Kaya naman, tinanong nila si Zacarias, anong ibibigay mong pangalan? At ito ay humingi ng papel at isinulat niya, Juan ang kanyang magiging pangalan. Mula noon, ito ay nakapagsalita na. At namangha ang maraming tao at ang sabi nila, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na suma sa kanya ang Diyos. Mga kapatid, ito ang magandang pagnilayan natin. Tingnan natin nung tayo pinanganak, ano kaya ang sabi ng mga tao? Natuwa kaya sila? Sila kaya ay nagsabi din na magiging ano kaya ang batang ito? Perhaps ang ating mga magulang masaya at tiyak marami silang mga plano para sa ating lahat. Pero ito po ang ating tatandaan. Unang-una, ang bawat batang isinisilang ay magbibigay ng galak. At ang bawat batang isinisilang ay may misyon na gagampanan sa mundo na ito. Ang tani lamang niya magagawa at sa tulong ng kanyang mga magulang. At habang siya'y lumalaki, makita niya ano ba ang kanyang misyon na gagampanan. At huwag natin kalilimutan, ang misyon na ito ay dapat ay palaging naaayon sa plano ng Diyos. At kinakailangan laging in view of fulfilling, in view of being participants in the mission of our Lord Jesus Christ. Ano pong ibig kong sabihin? Sana wag nating ilalayo ang ating plano, ang ating sariling plano, sa plano ng Diyos para sa mundo, para sa atin. At nang magkakaganon, makikita natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Ang pangalang Juan, sabi nga, ang ibig sabihin nito ay, ang Diyos ay mapagpala. God is gracious. Huwag nating kalilimutan, every life is a gift coming from the Lord. Naging mabuti ang Diyos, naging mapagpala ang Diyos. Ako, ikaw, tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Kaya nga kuminsan, kapag tayo dumaranas sa maraming pagsubok, sinasabi natin, sana hindi nala ako nabuhay. O kaya naman sasabihin natin, anong klaseng buhay ba meron ako? Sana hindi nala ako pinanganak. Sana huwag dumating tayo sa gunong punto. Because our life is a symbol of God's graciousness. Naging mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang pagsilang natin sa mundong ito ay nangangahulugang hindi tayo nakalimutan ng Diyos. At pangatlo, kinakailangan sa pagninilay natin sa kapanganakan ng ating tagapanguna ni Jesus na si Juan Bautista, ating tatandaan na ang role ng mga magulang, ang pananampalataya ng mga magulang ay napakahalaga upang magampanan ng mga anak ang kanilang mga tungkulin sa mundo na ito. Kaya nga po, kayong mga magulang na nakikinig, sana magabayan ninyo ng mabuti ang inyong mga anak sapagkat gaano man kaganda ang plano ng Diyos, gaano man kabuti ang Diyos, kapag hindi nagabayan ng mabuti ang mga anak, sigurado ako, mapapariwala sila. Kaya nga po, tularan natin sina Elizabeth at Juan Bautista. Nakita natin, sila ay naglihi si Elizabeth sa katandaan, pero hindi sila nawala ng tiwala sa Diyos. Ang pananampalataya ng magulang ay siguradong ito ang dakilang maipapamana niya sa kanilang mga anak. Lagi ko nga pong sinasabi, I owe my priesthood to my parents. I owe my faith sapagkat sila ang nagmulat sa akin kung papaano ba ang buhay na sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Mahalaga ang bawat magulang at mahalaga ang pananampalatayang itinatanim sa puso ng bawat isa. God has been so gracious to us by giving us wonderful blessings. At sana mapahalagahan natin ang bawat pamilya, ang bawat buhay,
ang bawat magagandang samahan na nabubuo sa loob ng tahanan. Sapagkat tayo ay tinatawag na mga instrumento ng Diyos. Katulad ni Juan Bautista, sana'y maging tagapaghanda din tayo ng daraanan ng Diyos. Alam natin, naniniwala tayo, muling babalik si Jesucristo upang maghari sa mundong ito. Yung tinatawag natin na second coming. Let us be the new John the Baptist in this new generation. Sabi nga, in this new evangelization, tayo nawa ang maging mga panibagong Juan Bautista na maghahanda ng daraanan ng ating Panginoong Diyos. Ang magpapaalala sa mga tao that we have to repent and believe in the Gospels. And we will be like John the Baptist of this new generation who will tell the people, ito ang kordero ng Diyos. We will point everyone. We will bring everyone to go to Jesus. And Jesus is the only way for us to have a good and meaningful life. Let us be John the Baptizers for everyone whom we will meet in every day of our life. Amen.